Talent sees talent. Ang kadalasang sinasabi upang ipahayag ang ideya na ang isang individual na may partikular na talento o kasanayan ay mas malamang na nakakakilala ng parehong talento na taglay ng ibang tao. Ito na marahil ang nararamdaman ni Manny sa tuwing nakikita niyang lumalaban ang Japanese monster na Oya Inoue. Taglay nila parehas ang nakakamanghang mabilis na galawan at pamatay na suntok na kung saan ay gustong gusto ng mga boxing fans. Mula nang bumisita si Pacquiao noong 2016 sa Japan at mabigyan ng kakaunting kaalaman si Inoue sa boxing ay malaki na ang inimprove nito. Mula sa pagiging hindi kilalang boxer ay 4 division world champion na at magiging 2 division undisputed world champion pa kasunod ni Terence Crawford kung magiging matagumpay kalaban ang Pilipinong si Marlon Tapales ngayong December 2023. Hindi na mapigilan ni Pacman na ipakita ang paghanga sa Hapon matapos ng knockout win ni Inoue sa laban niya kontra ang Amerikanong si Stephen Coolboy Fulton. Ay dali-dali siyang nag-tweet na Inoue has great speed and lots of power behind his punches. He's a special fighter. Sa panayam naman sa kanya sa Las Vegas nang manood ng Spence vs. Crawford, ay excited niyang sinabi na si Inoue ang paborito niyang fighter. What about Inoue? Inoue is my favorite guy. Is it Inoue? He's fighting Tamales next as far as disputed. Isn't he part of Manny Pacquiao promotion? Inoue is a very good pare. Sa ibang interview naman, ay tinanong si Manny kung anong masasabi niya sa mga comparisons sa kanilang dalawa. Sinagot niya na gusto niya daw si Inoue at natatandaan niya pa nang tinuruan niya ito nang pumunta sila ng Japan. Kung nais daw nitong umakyat pa ng timbang, ay gusto niya itong turuan pa, tulungan at i-supervise ang training workouts ni Inoue. Inoue as a fighter, there's a lot of comparisons. Naoya Inoue to you and your career, the monster. Naoya, I like Naoya. Before he became here, I teach him in Japan. Really? Yeah. Naoya, if he's thinking to moving up in weight division, I hope that I can teach him and supervise his workout and training, and we can do that. So you want to train him? I wanna train him and supervise his training, or if he wants to moving up to higher weight division. What did you think about his last performance? Huh? What did you think about his last performance? Oh, fantastic! It's a good performance. Fast, quick, strong. What's your message to Naoya Inoue if he's watching? Oh, congratulations to your last fight and keep up the good work. Nakakamangha talaga si Manny sapagkat baliwala sa kanya ang mga comparisons sa halip ay gusto niya pang ibahagi ang kanyang kaalaman sa boxing. Hindi tulad ng iba na nagagalit pag ikinukumpara sila sa iba na para bang ayaw nilang mahigitan. Matatandaan pa na ganito si Floyd Mayweather nung pasikat pa lamang si Manny. Nung una ay makikitang sumusuporta ito sa mga laban ni Pacquiao at tuwang-tuwa pa pag nananalo si Pacman. They won't take a punch for an answer. They're gonna reply. His hands don't move at the same speed and Pacquiao's more and more assertive as the fight goes on. And going more to the body, Jim. And Eric Morales... But his legs are so weak that at any time he there he goes. Good call, Manny. That's the first real knockdown of Eric Morales' career. Totally exhausted. And it seems like he has the same expression that Barrera had on his face when he fought Pacquiao. And now Morales is going to fall farther behind on the scorecards unless he can knock Pacquiao down. But it's almost impossible to imagine it now. It's over. There's the second knockdown and the stoppage. Manny Pacquiao. Subalit, nang lumilebel na si Pacman sa kanyang kasikatan at ikinukumpara na ito sa kanya, ay nagiba na ang ihip ng hangin na parang allergic siyang marinig ang pangalan ng Filipino at pinaratangan pa niya na gumagamit daw ng ipinagbabawal na performance enhancing drugs dahil sa lakas at bilis nito. Naiiba talaga ang kabaitan at pagiging humble ni Pacquiao
At kung nais ni Inoue na mas umakyat pa ng timbang at humigit pa sa pagiging 4 Division World Champion, ay wala nang ibang masahanapan pa ng tulong kundi ang mismong taong nakakuha ng pinakamaraming division na pinag-championan, ang 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao, na kung hindi pa lumaktaw ng dalawang weight division, ang super flyweight at bantamweight na walang dudang, pagcha-championan niya rin sana ay magiging 10 Division World Champion. Matanda na ang boss ng Top Rank Promotions na si Bob Arum, kaya hindi malabong maging promoter ni Inoue si Pacquiao, lalo na't kakailanganin niya ang mga payo nito kung papaano mapanatili ang magandang kondisyon, mabilis na galawan at malakas na suntok kahit pag-akyat ng timbang. Kung magiging matagumpay si Inoue sa matataas na weight classes, ay hindi imposibleng makita rin natin ang Inoue-Davis clash at matunghayan muli ang inaasam-asam na rematch na Mayweather vs Pacquiao, pero sa pagkakataong ito ay bilang mga promoters or advisors. Si Davis ay may pambihirang ring IQ at technical skills kagaya ni Floyd at parehas na may issue tungkol sa pambubugbog ng babae, habang si Inoue naman ay may pamatay na bilis at lakas at napakahambol na tao kagaya ni Pacquiao. Kumbaga, si Davis ang bagong henerasyon na Floyd Mayweather at si Inoue naman si Manny Pacquiao. Sa ngayon ay tatlong weight classes ang pagitan ng pinaglalabanan ni Inoue at Davis, subalit hindi ito malaking problema sa hinaharap dahil hindi naman din katangkaran si Tank. Sa katunayan ay singtangkad lang silang dalawa. Si Gervonta na mismo ang nagsabi na humahanga siya sa husay ng Japanese monster at dream fight niya ang makaharap si Inoue sa ring. Yeah. That would be like a fun fight. You're crazy. Yeah, that would be a fun fight. Now that would be technically that fight right there, like me and him. Mm-hmm. But I think I'd be too big for him. Probably, yeah. Because he's 22. But that fight would be like it's like a dream fight. Yeah. Tank, do you have a prediction for? I like that fight. Yeah. Sorry. Kaya ang tanong na lang upang maisakatuparan ang labang ito ay kung magiging successful si Inoue sa mga higher weight divisions at kung taglay niya rin ang tapang na mayroon si Pacman na kung saan ay walang kalaban na inuurungan. Maraming salamat sa panonood, mga bay! Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!